Our next subtopic, solution of oblique triangles. So we are done with right triangles. So ang susunod naman ngayon ay oblique triangle. So what is an oblique triangle? So an oblique triangle is one which does not contain a right angle. So such a triangle contains either three acute angles or two acute angles and one obtuse angle. So dito sa triangle na to, so nandito yung three acute angles. And then dito, nandito yung two acute angles, then one obtuse. So, therefore, yung dalawang ito ay mga acute or oblique triangle. Okay, so ano ba yung pang solve natin dito sa mga ito? So, ang gagamitin natin yung law of sine and law of cosine, or sometimes called sine law and cosine law. So, ito yung law of sines or sine law. So, yung law of sine sabi in any triangle ABC. So, ito yun. So, ito yung figure din sa baba. Kinapipaste ko lang. The ratio of a side and the sine of the opposite angle is a constant or constant lang siya. So, halimbawa, side A over yung sine ng angle na opposite niya, ito yun. Constant daw. Ibig sabihin, pare-pareho lang yon. Constant, pare-pareho yung ratio. So, kung i-apply natin to dito, so ito siya, yung A over sine A equals to B over sine B equals to C over sine C. So, not necessarily ito lagi yung figure na pag-a-applyan ninyo na law of sines. So, pwede nyo rin i-apply dito sa physics nyo. Okay, halimbawa dun sa force polygon. So, pwede nyo i-apply yung sine law tsaka cosine law. Meron kasi doon, triangle method, tip-to-tail fashion. So, yung mga yun yung pwede nyo pag-apply ng mga to. Okay? Then, yung law of cosine. So, yung any triangle ABC ulit. So, ito ulit. Dalawang triangle na to. The square of any side. Yung square of any side. So, halimbawa, A. Side A. Square niya ito. A square. Equal to the sum of the squares of the other two sides. Kung side A tayo dito, meron tayong other two sides na B at C. So, equal siya dun sa B square plus C square minus or diminished by, ibig sabihin ng minus, twice the product of these sides. So, yung sides na tinutukoy, yun nandito. Other two sides. And the cosine of the included angle. So, ang included angle, so, meron kayong side B at side C, ito yun. Side B, side C. Ito yung kanilang included angle. Okay? So, kaya cosine A yung nandito. So, in terms of B square naman, kung B square yung nasa left side natin, other two sides, yung A, tsaka C, syempre. B square nyo lang yun, minus 2, yung product nila, then cosine yung opposite angle nito. Then, similar lang dun sa side C. Side C yan, yung other two sides, yung A, tsaka B. Minus twice ng dalawa, then cosine yung opposite nito. Okay? So, kailan ba gagamitin itong dalawa? Okay? So, basically, meron tayong 5 cases dito. Yun yung guide ninyo kung saan nyo gagamitin itong dalawa. Actually, yun yung the best solution dito. Ipapakita niya or i-guide tayo ng 5 cases na yon kung ano yung i-apply sa kanila. Pero ang technique kasi dyan, mag-base lang kayo lagi una-una dun sa given. Kasi kung halimbawa, two sides, tapos yung isang angle na opposite nila, halimbawa dito, so, meron kang two sides, tapos isang angle, halimbawa angle A, so therefore, pwede mo gamitin yung solution na to or formula na to para isolve yung angle na isa. Kung halimbawa naman, two sides or three sides yung given, automatic law of cosine. So anyway, let us proceed dun sa five topics or five cases. So sa first case, so given two angles, and the side opposite one of them. So, nandito ngayon yung the best solution or the best step para mabilis i-solve yung triangle. So, halimbawa dito, meron ka daw side B tsaka yung dalawang angles. So, ang figure natin ito pa rin. Yung mga oblique triangle. So, titignan mo abuti yung given. Then, dun sa formula ng law of sine and cosine, check mo yung pwedeng i-solve.
naunahin or pwedeng unahin na isolve. Okay, so dito meron tayong formula na ito. B over sine B equals to C over sine C. Kasi una-una, given na yung angles B tsaka C, yun. And then yung opposite side ng angle B. So therefore, meron palang remaining side dito na side C. Kaya ito yung ginamit na formula. So therefore, solve mo lang yung C dito. Or, pwede nyo rin unahin ito actually. Yung remaining angles, since yung buong to ay 180, sum na lahat ng yan na angles ay 180, so therefore, masosolve nyo agad yung angle A by simply subtracting yung dalawang angles dito sa 180. So ito yon. So again, ito yung pwede nyo unahin or ito. Okay, so lastly, so kung meron na tayong side C at angle A, so ang natitira na lang ay so side A. Okay, para masolve yung side A naman, gagamitin nyo lang yung isang part ng sine law. Yung meron syempre yung unknown natin, yung side A. Okay, kung gagamitin natin yun, syempre A over sine A equals to B over sine B lang yung formula na gagamitin. Pwede rin yung C over sine C kasi meron ka ng side C dito. A over sine C or B over sine B. Then simplify nyo lang para masolve yung A. So marami pang case dito. Ito naman, case 2. Given two angles and the included side. And ito naman, included side. Ibig sabihin, yung nasa pagitan ng dalawang angle. Halimbawa, side B or angle A tsaka angle C yung given. B or angle C. Yung included side ay ito, yun nasa pagitan nila. So, una, ito daw yung gagawin. Yung subtract nyo ulit yung dalawang angle sa 180. So, automatic naman yun eh. So, kung 180 minus yung dalawang angle, masusolve nyo na yung angle A. So, nauna, dun sa sine law kasi natin, tsaka kung sine law, wala pa kayong magagamit. Magagamit dun sa formula or wala pa kayong masusolve agad-agad gamit yung formula natin. Although meron na tayong dalawang angle, wala naman tayong pwedeng gamitin dito. Halimbawa, ito ang naisip nyo gamitin. So, kung ito yung gagamitin nyo kasi, although meron kang side or angle B tsaka angle C, wala ka namang any side dito. So, hindi mo itong magagamit. So, ang unang-una mong gagawin talaga ay solve yung remaining angle. Or yung isang angle. Okay, pag meron ka na nung isang angle, pwede mo nang gamitin yung sine law. Kung meron ka ng angle A, gagamitin mo na siya dito sa yung kanyang opposite side. Tapos yung sa pang-given na angle. Then yung B na yung isusolve mo dito. So ito yung magiging basis natin dun sa pagsusolve ng mga oblique triangle. Ito yung kailangan yung tandaan sa sine law. So, saan ba gagamitin itong mga ito? So, sa pagsusolve kasi ng triangle, kapag meron kang involved na ganito, magsusolve ka ng angle gamit yung arc sine or inverse sine ng C. And may masusolve ko ang angle dito basically. Pero i-take note mo rin yung result dito. Kunwari, ito, sine C equals to, naglagay ka na ng any value dito, i-take note mo to. Kung siya ba ay greater than 1, equal to 1, or less than. Kapag greater than 1 daw, wala daw angle yung C. So meaning yung inyong triangle ay walang solution. So kapag meron ka namang sine C equals to 1, so yung angle C mo dyan ay 90 degrees. So meron kang right triangle. So actually, pwede nyo pa rin i-apply yung sine law tsaka cosine law sa right triangle. Pero ang mostly kasi na application niya, dito sa mga oblique. Dito naman tayo sa pangatlo. So, dalawa yung value ng angle C ninyo kapag ka less than 1 to. Pagka less than 1 yan, ay meaning 0 point something. Kapag ka 0.5, 0.125, yung mga ganon. Yung less than dito, hindi siya yung negative value. So, two angles are determined. So, dalawa daw yung value ng C. So, an acute angle,
O, acute angle, ibig sabihin less than, ano siya, less than 90. Okay, and then, an obtuse angle. So, dalawa yung value niya, no? So, yung obtuse, saka yung acute angle. Pero, ang masasolve nyo kasi sa calculator, halimbawa, arc sine ng 0.125 and 7.18 degrees. So, yan na yung isang value niya. So, 7.18, saka, yung 180 minus yung ito. So, 7.18 yung isang angle. And then, yung kanyang obtuse angle, i-minus nyo lang sa 180. So, dalawa yung value natin. 172.82 degrees. So, dalawa. Kung mapapansin ninyo, ito ay obtuse, ito ay acute. Dito naman tayo sa different cases kung saan pwede kayo magkaroon ng iba't ibang triangles or makikita nyo rin sila kung wala silang solution. Doon sa previous discussion kanina, yung about the sign na less than 1, greater than 1, or equal to 1. So, minsan, yun yung ginagamit natin basis doon sa pagsusol kung meron bang solution ang triangle or wala. Pero ano ba yung ibig sabihin ng one solution, no solution, two solution? Ang ibig sabihin nun, wala kayong masasolve na triangle or wala kayong mapoform na triangle kapag ka no solution. Okay? Pag one solution, one triangle lang yung mapoform. Yung two solutions, dalawang triangle. So, start tayo sa letter A. So, again, meron tayo dito acute angle na given. Acute angle. Okay? And then, ang given angles or angle ay yung angle B. Then, ang side ay side B tsaka side C. So, meron tayong side B, side C, and angle B. Ayan. So, acute angle natin dito ay yung angle B. Anyway, yung mga figure, intentionally kung hindi nilagay sa handout, so, drawing nyo na lang para magsulat din kayo habang nanonood. So, first case dito, one solution. If the side opposite na given angle, so kung ito yung given angle, angle B, ito yung side, is equal to or greater than the other given side. So, yung equal, ito na yun. O, equal yung side B tsaka yung side C. So, equal sila. So, meron ka daw one solution. Or kung siya naman ay greater than, so, ibig sabihin, mas malaki naman yung side B na opposite ng angle, and mas malaki siya, one solution din yon. So, ito yung figure para dun sa ito, greater than the other given side. Okay? So, ang illustration naman na to, although meron kayong mapoform na triangle dito, eh, nandito naman yung angle B. So, isang solution lang or isang triangle lang yung mapoform natin, yung naka-bold line na line. And then, ang importante dito, once na mag-solve kayo ng triangle, oblique triangle, so kailangan yung i-drawing siya na naka-scale. Ibig sabihin, kung halimbawa, ang angle B ay 45 degrees, then halimbawa yung side C ay sabihin natin siguro 15 millimeter. And then yung side B, so maaaring siya ay 15. So, i-drawing nyo. I-scale nyo yung mga side na ito. Halimbawa dito. Ito ay 45, ito 15, 15 din ito. I-drawing nyo sila. Ayun naman, halimbawa, 16 naman ito. O, hindi ilagay nyo 16 pa rin. Or 16 din. Para yung figure ninyo, mavivisualize nyo doon kung meron kayong masosolve na triangle. Okay, so number 2 or letter B. O, dito naman daw, walang sagot or no solution. For short, wala kayong mapoform na triangle. Pwede ring one solution. Yan, one solution. Or pwede ding two solution. So, dito muna tayo sa first case, no solution. Okay, ito ay mangyayari, itong tatlo, kung the side opposite the given angle is less than the other given side. Again, ang meron tayo dito ay angle B, side C, and side B. O, dito tayo sa no solution. Tuloy, ito yung figure niyan.
Halimbawa, ang angle natin ulit, assuming ito 45 degrees. Halimbawa, ang given dyan, B 45 degrees. Then, ang side C, kunwari, 20 millimeter. Tapos, ang side B na yan ay, ipin natin 10 millimeter. So, kung mapapansin ninyo, itong side na to, yung opposite ng given angle, mas maliit siya dito. So, ang mangyari dyan, no solution. Kasi unang-una, bitin yung side B mo, ito lang siya. Ito ay 20, ito ay 10. So, wala kayong mapuform na triangle. So, no solution. Hindi naman na mabibigay ng no solution na triangle sa quiz nyo or exam ninyo. Pwede siguro, multiple choice, lalagay ko yung mga triangle, yung mga value ng side sa mga angle, and then papahanap ko sa inyo kung ano doon yung walang solution or two solutions or one solution. So, ganun. Pero doon sa problem solving ng mga triangles, wala kang bibigyan na no solution. Okay, next case, one solution. So, right triangle siya. And so, mangyayari naman ito, kapag halimbawa, nag-drawing ka ng triangle, yung drawing mo kunwari, angle B ulit, equal to 45. Okay? So, nilagay mo siya dyan, 45 degrees. Then, yung any value ng C, sabihin natin 20. Tapos, yung side B mo ngayon, drawing mo siya, eh, eksaktong tumama kung saan ka nag-measure ng 45 degrees. Okay, so, measure kang ganyan, 45. Ang B mo dito ay, kunwari, 10 square root of 2. So, kung ido-drawing mo to, eksakto siya dito. So, basically kasi, pag mag-drawing kayo ng triangle, ganyan yung terminal line ninyo, or initial side pa na, tsaka yung terminal side. So, doon kayo maglalagay ng angle. So, basically, ganun ang pag-drawing ng angle. Kung ito ay 45 yan, 45, tapos drawing nyo kunwari yung given na length ng B, eh, sakto lang siya dito, tapos nakapag-form kayo ng right angle. So, meron kayong one solution at yun ay right triangle yung na-form ninyo. So, pwede nyo siyang gamitan directly nung sine, cosine, tangent, trigonometric functions lang, kung kaya. Tuli, kaya naman, kahit Pythagorean theorem, pwede rin. So, yun yung sa one solution na may right triangle na form. So, importante, meron kayong factor at straight edge. Then, ano naman yung two solutions? Ito, same case pa rin, yung side opposite na given angle is less than yung isang side. So, meron tayo ulit dito. Again, pare-pareho lang to. So, yung angle B, side C, and side B. So, mangyayari tong case na to, once na halimbawa yung length ng B niyo ay lumagpas dito sa length na ito. Lumagpas siya dito. Or mas mahaba siya dito for short. So, pwede kayo mag-drawing ng triangle papunta dito sa right or papunta dito sa left. So, ang triangle na na-form nyo dito, dalawa. Una, yung triangle na to, yung ABC. ABC prime. Yan. So, A, B, C prime. And yung triangle na malaki. Yung ABC. Yung A, B, C. Yung ABC na malaki dyan. So, A, B, C. So, dalawa yung solution natin. Or dalawa yung na-form natin na triangle. Okay, next. Dito naman, meron tayong obtuse. Again, yung illustration natin dito or assumption na given angle natin dito ay angle B ulit, side B, and side C. So, unang case, no solution. When the side opposite the given angle is less than or equal to the other given side. Again, dito tayo, meron tayong obtuse, ibig sabihin greater than 90. Ito yun, obtuse angle natin, angle B. So, kapag daw yung B mo dito ay less than or equal dito sa C, like for example, 10 dito, tapos ito 15. So, wala kayong mapoform pag ganito, obviously. Okay. So, kailangan nyo i-drawing yung triangle para ma-visualize nyo din to. Hindi lang yung mga nasa taas. So, no solution. Kapag equal naman, same din. Halimbawa, equal. Yung equal, halimbawa, 15 din dito.
Sabi natin ito hanggang dito yung 15. Lagay ko equal na yan. Kung hanggang dito yung 15, wala pa rin kayong na-form na triangle. So, no solution pa rin. Okay? So, ito yung less than or equal. So, walang solution kapag obtuse yung angle. Then, letter B. So, one solution if the side opposite the given angle is greater than the other given side. So, ito mas realistic siya. So, ito yung given angle. Yung given side na opposite ng angle B, side B, pag siya daw ay greater than naman. So, obvious na siyang may form kayo na triangle. So, kunwari, ito ay 50, ito ay 25. Kunwari lang naman ito. O, basta, meron kayong mapoform lagi na triangle. So, although dito sa illustration na to, pwede pa rin kayo mag-drawing ng triangle. Ito 25 din to. Wala naman dito yung angle B. So, isang triangle lang to. So, one solution lang tayo. So, yun yung case 3. So, dito tayo sa case 4. Two sides and included angle. Okay? So, ang illustration actually niya nandito. So, meron tayong sample given. Halimbawa daw, sides A tsaka B, angle C. So, ang una nyo daw hanapin or isosolve, nandito. Nandito yung recommended solution actually. Gagamitan nyo siya ng cosine law para masolve yung side C. Ayun. For short, yung side na opposite ng given angle yung hanapin nyo or yung third side. Then, ang susunod yung isosolve, ito combination na. Combination ng sine law sa cosine law. Ang una nyo yung isosolve or susunod yung isolve ay yung angle. So, maalin dito actually. Then, pang-check. Ito. Kung gusto nyo i-check yung solution ninyo, pag-add-addin ninyo yung mga angles, dapat ang total nun ay 180. Then, case 5. Given 3 sides. So, kapag 3 sides, automatic cosine law. Then, solve nyo kahit ano dun sa angle. Okay? Take note, ito ay na-derive sa a square equals to b square plus c square minus 2bc cosine angle A. So, ito yun. So, sinolve lang yung cosine A dito. Cosine A. Ito, lipat nyo sa kabila. Tapos yung A dito. Then, divide nyo both side by 2BC. Meron na kayong cosine A. For short, ang A dyan ay arc cosine na lang or inverse cosine ng itong quantity na ito. Or yung value na masasolve nyo kapag sinimplify nyo ito. O similar lang sa angle B. So, yung angle B dito, arc cosine B lang yan, tapos itong quantity na to. Then, similar lang sa B. Again, pang-check lang to. Summary lang to sa table na to. Case 1, meron tayo ulit angles na dalawa. And then, yung opposite side. Case 2, angles ulit na dalawa. Then, included side. So, may pattern na. So, dalawang angle. And then, yung side, opposite ng isang angle. So, simple illustration lang to. Yung given, maaring iba din. Yung actual given na ibibigay sa inyo. So, ang una yung gagawin dyan, gagamitin ulit yung sine law. O, basta pag may nakita kayo, two angles yung given, automatic, gagamitin nyo sine law. So, ano ba yung una yung susolve? So, nakalagay dito, side opposite of the given angle for case 1. Pero actually, so pwede nyo rin unahin di third angle. Halimbawa, given BC, pwede nyo rin actually solve yung angle A. So, 180 minus yung dalawa, yung sum ng dalawa. Yun na yung third angle. So, same lang dito. Actually, pwede rin agad isolve yung third angle. Although nakalagay na third angle. So, 180 minus yung dalawang angle. Then, after that, use sine law. Ito naman, two sides. Kanina angle, ito naman, two sides. Ito, two sides din. So, yung first two cases, given two angles. Then, yung 3, 4, kung mapapansin ninyo, two sides. Yan. And then, yung case 3, opposite ng isa sa kanila. Ito naman, yung case 4, included angle nilang dalawa. Actually, yung nasa book na kita, yung nasa internet na book, alam ko, baliktad yung number of cases niya. Ito kasi galing sa ibang book to.
So, medyo iba lang yung pagka-arrange ng mga cases, pero yung concept, pare-pareho lang. Okay, so sa case 3 tayo. So, ang gagamitin daw dito, unang-una ay sign law. So, ang masosolve nyo dyan, automatic, yung opposite ng isang given side. Okay, kung halimbawa dito, given dito ay angle B, side C, automatic masosolve nyo yung opposite nito, yung angle opposite na ang given. Pwede rin ganito yung given. Kung meron kayong obtuse na angle. Then, case 4. Ayan. So, again, 2 side. So, ang gagamitin nyo naman dito, cosine law. Para masolve yung third side. Pag included angle yung given, saka 2 side, gagamitin nyo ay cosine law. Then, last case. In case 5 natin, 3 sides. So, lahat ng sides given, automatic, ang gagamitin nyo ay cosine. So, yun yung angle yung pwede nyo solve. So, example 2.2.4, number 1, solve the triangle ABC given A equals 62.5. So, walang unit na given. Angle A, 112 degrees, 20 minutes. And angle C, 42 degrees, 10 minutes. Ngayon, pag nag-drawing kayo ng triangle, pwedeng ibang itsura or iba yung lalagyan ng A, B at C. Kung halimbawa nilagay ninyo angle A sa baba, so angle A kanya dito, ito yung 112 degrees 28. So, okay lang din to. Okay, kung saan kayo nadadalian, oo, dun kayo. Okay, so dito, ito yung angle A, so 112 degrees 20 minutes. Again, mas maganda kung gagamit kayo ng protractor at straight edge. When you use your protractor to measure angle, then for the length, you can use straight edge or yung ruler na tinatawag natin. Okay, so ito, meron tayong two angles and the side opposite one of them. So again, yung nandito, or kung mapapansin ninyo, ang solution dito, agad-agad yung sinolve yung third angle. Kasi meron ka naman ng two angles. Pwede mo nang solve yung third angle. Subtract mo lang yung dalawang angle dito sa 180. So, masosolve mo yung third angle. So, although pwede rin naman ito, yung sine law, ang gagamitin mo doon, maraming masosolve mo, yung C. Ayan, C. Kasi yung meron ka lang given dito, A, then yung C, angle C, and angle A. So, kung ito yung una yung sinolve, okay lang din. Kaya ito. Doon sa summary na table kanina, napag-usapan natin yung unang isusolve. Pero pag sa case na 3 at 4, so pwede nyo nang unahin yung third angle. Then yung sine law. So ito rin yung solution ng side B. Again, sine law. Okay? Yung B over sine B equals to A over sine A. So sinolve lang yung side B dito. Pero kung gusto nyo isulat, yung formula, B over sine B equals to A over sine A. Okay lang din. Then, ilagay niyo yung mga given. So, about dito, B over sine of yung angle B. Yung 25 degrees 30 minutes. 25 degrees 30 minutes. Tapos, yung A, ilagay niyo lang 62.5 over sine ng 112 degrees 20 minutes. Pwede rin ganito. So, ang sagot dyan, ito, 29.1 units, saka 45.4 units, and angle B, 25 degrees, 30 minutes. Okay? So, number 2, solve the triangle ABC given, ito naman, side C, so ito siya, angle A, and angle B. So, again, 2 angles. Kahit hindi nyo nailagay yung case number, okay? So, ang importante dito, yung solution. So, again, 2 angles. So, solve nyo na yung third angle. So, na yan. So, 180 minus yung dalawang angle na given. So, ang sagot dyan ay 77 for angle A. 77 degrees. Then, next, either ang isolve nyo dito, pwede rin ulit yung B ang mauna or yung A. Okay? So, again, pwede nyo isulat ito, itong formula. Hindi kayo sanay magsulat ng ganito agad-agad na solution. Saka kayo mag-simplify.